Samantala, update sa kidnapping incident sa barangay Sibuco, Zamboanga del Norte. Ating alamin kasama si Police Lieutenant Colonel Helen Galvez mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 9. Magandang tanghali po. Yes ma'am, good afternoon po. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng detalye tungkol dito sa isang kidnapping incident na naganap kagabi po dyan sa barangay Sibuco, dyan po sa Zamboanga del Norte? Opo, so ngayon ongoing ho yung ating hot pursuit operations sa last known na route po ng bangka na kung saan sinakay po itong biktima natin. And kasama na rin ho natin ang ating Armed Forces of the Philippines na counterparts dito para magtutulungan po sa possible rescue po dito sa ating abducted victim. So we confirm na meron ho pumasok na report dito sa ating Police Regional Office 9. This is alleged abduction po. Wala pa po tayong any demand for ransom. Wala pa po tayong contact sa mga grupo na nag-abduct dito sa victim. Colonel, meron na po ba tayong pagkakakilanlan dito sa biktima? Yes po. Initially, sir, initially po, ang ating chief of police ay sinabi itong isang American national na kapag-asawa ho ng local dito sa area kung saan nakatira po siya doon mismo sa bahay ng kanyang wife. And based on the initial report from the chief of police, ito po ay nag-i-stay pa mahigit kumulang 5 months pa lang po dito sa area. So ano po yung naging immediate response ng Philippine National Police matapos matanggap tungkol po sa insidenteng ito? At ano po ang latest development ng insidenteng ito sa ngayon? Alam po natin ba kung nasaan po siya dinala? Yes, so kagaya ng sinabi ho natin kanina, in-exhaust ho natin lahat ng pwersa na meron sa area para magtulungan po dito sa hot pursuit operation na gumamit ho sila ng bangka pag alas. And now we are coordinating efforts also with our AFP counterparts din po ma'am. And as of this time po, wala pa po tayong reports kung nasaan sila, wala pa po tayong natanggap na any balita. Colonel, nabanggit nyo na American national ito. So meron ba tayong additional precautionary measures or security measures na inimpose sa area para ma-protektahan yung iba pang foreigners kung meron man, pati na rin siyempre yung mga residente, lokal na residente sa komunidad? Yes po, sir. This is an isolated case dito po sa area ng Sibuco, Zamboanga del Norte, and this does not affect actually the general peace and order of the entire region. So, mayroon na ho tayong security in place with the command, police command area, as well as our regional director is nandun, papunta na po doon sa area para matingnan po ang investigation. So, sa ngayon po, ano po yung mga polisiya at strategies na ipinatutupad ng pamahalaan sa lugar para po sa pag-address ng mga local threats na dulot po ng mga armed groups? Kagaya po ng sinabi ho natin kanina, this is an isolated case. Nasa heightened alert na po ang regional, Region 9 since October pa po. Start pa lang po ng October, naka-heightened alert po tayo. So tuloy-tuloy ang ating padala ng ating mga security forces sa area. Panghuling katanungan na lamang po, Colonel, mensahin nyo o paalala nyo na lamang po sa ating mga kababayan, lalo na kung may maitutulong po sila sa resolution ng kasong ito. Opo, aparating rin namin tinatawagan yung tulong ng ating mga kababayan, lalo na po sa area ng Zamboanga del Norte. Always be vigilant and keep your calm. At magipagtulungan na lang po kayo sa mga authorities, sa mga sino man nakapag-witness sa nangyari. And kagaya na sinabi ho natin kanina, this incident will not affect the general peace and order situation in the region. Your police is still on top of the situation. All right, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Helen Galvez mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 9.